Ito kami sa tuwa ka, aalamin po natin kung kumusta na si Shane, kung nanganak na ba. Andito na kami sa tapat ng bahay nila. Antayin ko lang si Pure Health. Malalaman natin kung nanganak na si Ate Shane. Aabangan pa natin si Pure Health at inaayos pa yung sasakyan. Dito kami kay Shane, kukumustahin po natin. Aalamin natin kung nanganak na po si Ate Shane. Naglagay sila ng mga bato sa harap ng bahay nila. Oh. Kasi maputik yan. Eh. Medyo maulan po ulit ngayon. Wala namang tigil ang ulan dito. Kahit mahina, maulan pa rin. Si Mama. Saan ka ba nakatira? Punta natin si Ate Shane kung nanganak na. Nanganak na po ba? Kailan po nanganak si Ate Shane? Hey, kailan nanganak si Ate Shane, Nay? Noong 10. January 10? Saan siya nanganak? Sa ospital? Sa Lying Inn. Sa Lying Inn. Nandiyan ang asawa niya? Wala po. Hindi umuwi nung nanganak? Doon sa Binson. Ah. Yan po yung nasa bahay nga siya at tingnan mo baga tuluman ang bahay niya para maalagaan. Oo. Yan po yung mga damit-damitan ng bata Nanganak na nga si Ate Shane. Ano pa lang anak ni Ate Shane, Nay? Lalaki po. Wow, sana all nakalalaki. Puntahan natin si Ate Shane. Nandito siya sa nanay niya, sa bahay ng nanay niya. Ito yung bahay ni Ate Shane. Pero nanganak si Ate Shane, butas-butas po yung bahay niya. Kaya dito raw muna pinatuloy ng kanyang nanay sa bahay nila. Ito po yung binablog ni Raymond Agos si Ate Shane. Yung 18 years old na magandang babae na nanganak. Na nabuntis sa 18 anyos lang po. Pin natin si Ate Shane. Nanay, pagbabarbaligtad ang pagpadede kasi matabing yung ulo. Di ba, Sek? Dapat sa kabila rin minsan. Tatabi. Ikaw ang lilipat para dito naman sa nakaharap. Harap ko doon. Kami na. Lahod na. Hala. Uy, dito, nandito ako. Sangat ng buhay. Uy, yun na. Ringo na. Singera ito paglaki. May gloves na yun. Sigurado kayo. Napulog ako ha. Sikabihigab ho. Yun. May maliwa. Wala, may ilaw pala si Maya. Kailan ka nanganak, Ate Shane? January 10. Naglilihingi na siya ulit eh. Naglilihingi ka ulit? Astig. Asan si Mister? Wala po, nasa din. Hindi niya na pinapauwi. Ngayon na kasi eh. Ayaw mo na pauwiin? Pasok lang. Pasok po. Mababa lang interest yan, 150. Libre pasok ba? Libre pasok paglabas. Oh, kumusta naman ang bagong nanay? Ate Shane, ano masasabi mo? Aray! Masakit. Pero uulit pa. Uulit ka pa. Tapos yung pahiya, sakit. Uulit ka pa nga. Sabi na sa'yo, nakita mo yung karayom? Sabi sa'yo. Hindi naman, uulit pa nga yan. Tuntura nga si Ate. Lalo ano? Pag-unang diba? May entrance ka na, baby. May kita ka na kagad. Sabi na, baby. Dalaw pa kayo. Nag-alcohol ako, baby. Huwag ka magalala. Dalaw pa kayo. Wala, tuntura si Ate. O, anong masasabi mo ngayong nanay ka na, Ate Shane? Kailan siya nanganak? 10 daw, January 10. Naglilihi na nga ulit ngayon. Oo. Asan asawa na? Hindi niya na pinauwi. Si Papa po. Pag unang araw, ano yan? Unang mga buwan, tulog lang yan ang tulog. Pure tuwa, parang tuwan-tuwa ka. Parang gusto ko nang iwi. Di po nga magaling yung tayi. Ano pa? Wag. Parang gusto ko nang dalhin. Sige na lang, sige na.
Halika na, baby. Gising na. Uy, gising na. Uy, uy. May bala ka pang sundan yan, Ate Shane. Wala na pang pagdating ng panahon, ano? Ngayon lang yan. Di, Ate Shane, abangan ko yung pagpasok mo. Dala mo si baby. Ma'am, nandito na ako. Palit diaper. Pag may ginagawa ko, tawagin mo yung teacher. Ma'am, ikaw muna mag-alaga. Oo, oh, yung bahay niya. Doon kami nag-vlog ng una eh. Kira lang siya dito sa mama niya. Kasi ano doon, lampas-lampas na yung mga... Buti na lang, may nanay si Ate Shane. Magkano ang inabot sa pangunak? Paglayin yun, hindi naman ganun kamahal yun. Kaso paglayin yun, walang ano dun. Pag hindi nila kaya, transfer ka sa hospital. Pag nakitang nahihirapan ka na, sakit ka sa wangwang. Habang... Nahihirapan ako, tinahin. Ganun talaga yun. Kailangan tahiin yun kasi pangit pag di tinahi. Kailangan tahiin yun. Pero kung maliit ang sipit, kung malaki ang sipit-sipitang, kahit hindi na yun, ano, tahiin. Lalo, Raymond, andito na yung apo. Mga unang buwan pa yan, matutulog pa yan. Pero pagka mga pangalawa, yan, mag-iiyak na yan, gising sa madaling araw. Gahanap na ng ano yan, kanin. Kanin? Oo. Pag dalawang buwan na. Pag 6 months, pwede na yan. Lulutuan mo ng ano, mga gulay, yung sayote, no? Dudurug-durugin mo yon yung pinong-pino. Yun, papakain mo parang Cerelac. Miro siyang pag-usapan. Pero kung may pambili kang Cerelac, ano ba siya, babae, lalaki. Lalaki. Kaya nga dadalhin ko natin yung road. Nagawa na lang siya ng bago. Ay, hirap. Daling gumawa. Daling gumawa. Naku. Isang araw lang, baka buo na. Anong pangalan niya, Shen? Shen. Shen? Ay, grabe. Talagang sinunod mo sa pangalan mo, ha? Hindi mo man lang binahagian yung ama. Asan ang ano mo? Papa niya, laging pinauwi. Paggagabi lang po yung napunta dito, may trabaho po pa rin. Pag umaga, pinapalayas niya. Ba't di na lang kayo magsama ang dalawa? Kasama naman. Nauwi nga paggabi. Ay, doon nga pala yung bahay mo sa kabila. Ano? Ito pala yung bahay niya, ng nanay niya, ng mga kapatid niya. Sunod, maglalagay ka ng duyan dyan. Ito yung kapatid niyang bunso. Duyan mo na yan. Pati yung tatay, duyan mo na rin. Naku. Matrabaho. Ano yan? Bawal ka magpaambon, Ate Shane. Kasi mabibinat ka. Ano yan? Tatlong buwan bago maligo. Tatlong buwan? Oo. 9 days. 3 months yan bago maligo. Kaya ngayon, malamig ang panahon. Oo. Baka umabot pa ng 5 months yan. Buti nga ngayon, malamig ang panahon kahit di ka maligo. Pag sa Maynila ka, ang init talaga, eh. Bago maligo. 9 days yan. Saan ka nang ano? Sa lying in ko. Ah, lying in naman. Pahanda mo ng higaan doon sa bahay, si Kmay. Dadalhin natin to. Dadalhin ko yung pamangkin mo, Totoy. Ha? Dito, dadalhin ko yung pamangkin mo. Pag nagpa-breastfeed ka, kabilaan ng sus, ng ano, dibdib mo. Kasi hindi papantay yan pag yung isa lang pa. Hindi, yung kabila, yung mister niya. Ay, ang laki pala nung sa kabila. Kailangan kabilaan yan, Ate Shane. Oo, kasi hindi magpapantay. Hindi balance eh. Sugat-sugat na nga. Ba't nagsugat-sugat eh? Ang liit ng labi niyan. Ganun, pagbago pa. Pinasulat yata. Hindi pa kakagatin yan. Pag may ngipin. pag masakit. Aray! Nakakatuwa nga yan, sumipsip eh. Ang liit ng labi niyan eh. Lalaki. Ang lakas niya magdede. Ano, nang nagkakasurugat, parang mawala na. Oo, lalo pag nangipin yan, ay, handa mo na yung dibdib mo. Awatin mo na. Hayaan mo na si Mr. ang dumede. Ayan pa ang mahirap pag mag-awat ka ng ano, padede. Mahirap di awatin padede yan. Kailangan bago 2 years old, pipigilan mo na siyang dumede. Siyempre, mag-aaral yan.
Hindi, mag-aaral din si Ate Shin. Tutuloy mo mapag-aaral mo, te? Hindi ko pa alam. Kasi, baby. Tama yan, magpa-daddy ka, mahal ang gatas eh. Hindi, iwan mo na sa amin. Pero padalang at dalhin mo na dito. Kasi mag-aaral daw siya. Mahal ka. Pwede na module pa din. Oo. Anong grade mo na ba? 11 po. Ituloy mo na, sabihin mo sa ano ka na lang. Module ka na lang. Hindi na po pwede ang module din sa ano. Ay, special niya dahil nanganak pa eh. Gusto mo ako makipag-usap? Ayaw po, mayag. Hindi, may makaklase din po ako. Pwede yun yung magpapasa ka lang ng papel. Hindi pwede yun dito. Hindi po, dyan sa school na. Hindi na daw po yung pinapayagan, sabi mo. Ilan kayong mga klase mong nabuntis? Tatlo. It's a tie. Bakit naman naisip nyo magpabuntis? Mamadali. Naisip nyo lang. Na po, nanganak mo din. Naisip nyo lang kasi pare-pareho kayo. Maganda yan pag umaga doon kayo, pila-pila. Nalasing sila. Ah, nalasing? Dapat pala magtayo ang gobyerno ng ganun, yung mga nabuntis na bata, pwedeng pumasok ng school, no? Kasi ngayon, pabataan yung mga nag-asawa ng mga... Kaso, ang hirap magbit-bit ng sanggol doon. Bit-bit mo na yung bag mo, pati yung doon. Bibilang kita ng anong lalagyan. Yung parang sa ano, yung... Paso basket. Tapos pag maupo ka, bigay mo muna sa teacher. Ma'am, diyan ka muna. Teacher, ikaw muna bahala. Ilalapag mong ganunan. Mas lamit ka sa teacher. Anong pagganyan, teacher? Kang gusto. Mga may nauna pa sa'yong nabuntis? Teacher, uhinit na. Siyempre, maririnig mo yung mga pambubutsa doon ng mga tao, mga kaklase mo. Tapos nangyari din sa'yo. Anong masasabi mo? Wala, it's a tie. Hindi naman po. Hindi naman, walang ano doon? Wala naman po. Wala naman, okay naman sa kanila. Pwede ka naman magreklamo yun. Huwag mo. Ano pong ba mo yung cellphone? Huwag mo yung ano mo, yung anak ni Ate Shane? Hindi. Tango yan. Nambuli ka po. Hindi mo kamukha. Anong pangalan niyang kapatid mo? Alwin po. Alwin? Alwin. Alwin din? Alwin. Kasi Tarzan din ito. Habaan mo ng buhok. Hindi mo kamukha yung baby? Ano yan? Bunsong kapatid mo na? Labo. Labo, pinatayan mo kami ng ilaw. Namamatay nga siya. Lambot na yung tubig, etero da. Pag-iipunan mo naman yan, binyag. Pinapalambot na siya ako. Kasi yung 1 year old. Pa-birthday ng 1 year old. Hindi, huwag mo na 1 year old. Pag birthday ka ng bongga, pag 7 years old, alam na ng anak mo. Pag baby ko, wala pa masyado. Oo nga, hindi naman makakakain niya. Hindi niya pa alam naman yun. Yung ipapang 1 year old mo, pambili mo na lang ng vitamins ng bata. Ang ano nun, pag yung may isip na siya. Eh, paano sila? May mga isip na. Ayaw mo na yun, matanda na yun. Importante yung bata. Kumbaga ano, siyempre naging ano ka, practical. Pero nasa iyo naman yun. Baka umiyak mo, din yan Ate Shane na pag birthday niya. Parang ikaw. Ayan na, Raymond Agos. Meron ka ng apo kay Shane. Lulu. Lulu Raymond na. Dito ka naman sa kabila. Nasa Maynila daw. Ito, nanay ni Shane, bata pa. Yung hiwalay, parang hiwalay at mga magulang. Ilan taon na kayo, nay? 40 po. 40? Bata pa. Ikaw at Terod, ilang anak? Tapos panganay ko yung may anak na isa. Yung hiwalay ang panganay. Batang bata pa si ate. Wala ka pang apa, Terod. Ilan taon ka ito nag-asawa? 19 yata. Basta ano, 21 ang panganay ko. It's a tie. 18 ako. Lumampas tumawad naman. Tumawad pa siya nung 18 siya. Ay, naglalaro mo pala itong tao dyan eh. Tipunan man. Handa ka na ba? Sa pagiging nanay? Lalo pag ano, ang nakatuwa dyan siya yung pag sumagot-sagot na sa'yo. Pag inutusan mo. Dahil ka pagalipagal. Ang mga akipating nyo, di ba ng mga ugali? Iirap-irapan ka na pag tinawag mo.
Wait lang. Yung kikabili ko pag sinabihan mo. Wait lang, wait lang. Ganyan na ngayon ang mga bata. Masakit na ang ulo mo ulit-ulit. KWD pala yun. Tapos pag kinausap siya, nagalit pa. Special child. Special child siya. Late grower. Late grower yung bata. Oh, but special. Special child siya. Bakit ano siya? Ilang buwan hindi siya sakto na itong anak? Sakto na? Hindi ko na alam yung bakit. Parang nabagay itong pagkakot. Bakit yung baby na ito yung ano? Ano kaya ang dati sa pagkabaho? Pagdandang mga pagluluto. Baka naman na overpatig kayo. Nakulangan sa mga vitamins, gano'n. Ayan na, nag-iinat na yung bata. Yung sanggol. Ganyan lang yung gagawin niyan, tulog ng tulog, sa umpisa. Pagdating ng tree, dumi ng dumi. Nag-iiyak na yan. Wala, nag-iinat-inat na. Oh. Ganyan ang trabaho niya. Magsusuperman yata ito. Lifetime. Ulit-ulit. Habang buhay na obligasyon. Diyan na lahat. Pati ikaw kasama na sa paghanap buhay. Kasi kala nila, tatakas sila sa kahirapan kapag nag-asawa. Oo. Hindi yun sagot sa kahirapan. Lalo ka lang mahihirapan. Lalo na nga talaga mahihirapan. Nagdamay pa kayo ng maliit. Ay, iyak-iyak na nga. Pero blessing yan yung baby. Blessing at wala naman niya alam. Alam ka na lamang. Naiyak na yung nanay. Naiyak na magpadidi. Wala na daw ginawa. Magkait, mag-ihi. Kala nyo, no? Basta lang kayo gagawa ng bata. Wala kayong obligasyon. Ako, napakalaking obligasyon yan. Pagpadidi, sasarakitan ka ng likod. Balik. Tapos minsan yung andun pa yung bata, iyak lang iyak. Hindi mo alam kung ano nararamdaman. Hindi pa nakapagsalita. Yun ang mas mahirap eh. Matataranta ka na lalo. Pag may sakit. Iyak mo na lang din sarili mo kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pag may sakit, hindi mo siya mapagamot. Napakasakit nun sa isang magulang. Swerte na siya. Nandito yung mama. Kaya nga, di sinundo ko bagayan dun sa dinsin. Tinatanong ko siya, o ano, mapaiwang ka doon. At ako sabi ko, mauwi man na. May kapatid na siyang nilalantayan ako. Masama daw siya pag-uwi. Tapos sabi naman ng asawa kanina, kukunin daw ito pagkatapos sa magligo. Doon na muna ipipisan doon sa magulang niya. Baka pag-uwi mo rito, malaki na naman yung tiyan mo. Kaya nga, yun ang inaanon mo kaninang umaga. Na ayaw namin payagan. Sinabi ang mag-desisyon. Ikaw naman na gumamag-desisyon, hindi na lang puro magulang mo. Eh, siyempre, ako naman na magurang. Tapos kung man talagang nasa ibang harong, mabuti kung sarili nilang bahay. Hindi naman sarili nilang bahay. Isa lang din sila sa magulang. Hirap-hirap kaya ang naka-ano sa iyanan. Eh, di dyan na lang sila sa kaya anong bahay nila. Kaya nga. Kaso, sa isang side din, dito, nahirapan din yung lalaki kasi parang naiilang din sa inyo. Oo. Ay, di ba rin siya maki-ano sa amin, hindi lang anak ko maki-ano sa magulang niya. Kahit papagasabihin mabait, ang mga plastik na nga ilang tao. Ayun. Diyos ko. Hindi lang plastic, guma pa siya. Guma pa. Ano ba ang kasama niya doon? Alam mo na siya. May mga kapatid pa yung lalaki. May mga kapatid pa. Mahirap yun. Mahirap nga yun sa lahat. At least dito, ilan lang eh. Ito lang si Bunso lang kasama. Sa kapi, hindi man napati siya bumalik dyan. Paggaligo niya, sabi ko, isang buwan pa yan. Bakit daw si Tia, yung panganay ko, pinayagan ko daw na magbukod. Ay, nakabukod, pero nandyan lang. Malapit lang. Nandyan na sa kabila. Paglalaba ko, lalabahan ko na isang buwan bago ko pinalaba. Ay doon, siyempre, masabi ang bianin niya, ay, nagpaparahiga-higa ka lang dyan, magkilos-kilos ka naman. Miss dito, buhay prinsesa ka, doon magiging muchacha ko. Pero ikaw, ate, siya, inanong pa siya mo, sasama ka doon sa mister mo. Hindi, obligasyon naman ng lalaki yan ang umuwi talaga dito. Dahil may baby na, dapat sustentuhan niya yan. Kasi, noon nga, nauwi siya dito, di ba? Nung wala pa kayong anak dito, nakalagis niya, di ba? Walang reklamo. Tapos ngayon siya, Luy, nagang reklamo siya. Sa totoo talaga, ayaw namin payagan niyang dumating. At ano, mahirap na pag diyan nagkasakit, paano na? Mabuti,
kung lalaki ang anak ko, at sige, payagan ko. Ay, nang gaya ng anak, naranasan natin ang may anak na maliit bagay. Mahirap ang walang naalala yun, ano? Na nanay, sabihin mong nanay. Mabuti ang nanay mo, magtabuga man, anak ka man. Ito ibang tao. Mamadali. Kala nyo, ganun lang ha, mag-asawa kayo. Iyak-iyak. Mas papadili, iyak-iyak. Ang mahirap pa pag nag-asawa yung anak mo, damay pa kayo, no? Ganun talaga. May kasama lagi ang magulang. Kung ako sa'yo, di papalayasin ko na. Pero nung gumawa si Ate Shane, sila lang. Oo, di ka dyan kasama. Mamaya, tulpo na yan, ha? It's a time. Hindi ka dyan kasama. Quiet. Huwag niyong awayin si Bebe. Iiyak. Kung tatusin, ayaw niyong magpuntayan doon. Ang awayin. Ngumingiti na yun. Tinahit pa nga rin daw. Tinahit pa yan. Sakit. Sige, umiyak ka nga. Gaya na, Tete. Pinaganyan lang yung sabaw. Ayaw, mag-anit mo. Wala, paus! Dede yan, Ate Shane. Padidiwain mo na. Didwa, didwa. Yan lang ang karaniwang kung bakit umiiyak yan. Didi. Didiin mo na, ano-ano. Maka ngayon, ha? Sige. Pwede daw, ano? Ay, ano nang... No. Nag-ibiin na naman yan. Ala, yan na, ano, Ate Shane. Ang hirap, ano? Kawawang-kawawa naman. Ay, naku. Kawawang-kawawa. Ano na? Lumigil na. Nakadede na yan. Aray. Nanahimik na. Aray. Aray ka. Ano? Lugad na. Aray, ang sakit. Ay, sasabihan pang dahil kaiba ka sa kulang ka sa budget. Babae talaga ang puro sakit, ang hirap. Ate Shane, mag-isip-isip. Shane, naglilihi ka na naman. Ano, ang sakit, Ate Shane? Aray. Aray. Ayan, tasi. Huwag kayo may ngayon, umiiyak na yung nanay. Umiiyak na si Shane. Tumigil na yung baby, yung nanay na umiiyak. Nabibinat ba kayong ano? Wala pa lang kasi, tanganay niya. Nag-a-adjust pa yan. Pasingit mo, Ate Shane, yung mister mo. Ha? Maka pinapasingit mo, Shane. Kaya nagsugat. Kaya nakakasingit at ano? May bantay eh. Oo. Kaya siguro minamadali nga. Oh, delikado. Tita naman, isasama ko yung pagkaligo namin niya sa ano, sa gamot. Sabi ko, gusto mo ngayon manis, dalahin mo na. Sabi ko kanina. Tapos ibabalik niya pag lobo na ulit. Oo, hindi pa nga nalinaw bagang ihi eh. Pwede na. Hindi ako pwede na. Pag nasabi ng matatanda, pag nakakita na yung 5 piso sa Erinola, pwede na. Na. Mahirap yun. Napabinat yun. Oo. Kaya nga, takot ako may ano, ta... Baka ang binat, hindi biro. Pagbagong pa nga na kaya, no, mag-ibang mood ng babae. Siya nga, ano? Kahit ba kasi? Pwede kang ma-depress niyan, te. Kaya siya nung sa mama doon. Kaya dito lang ikaw muna sa mama mo. Buti yung mama mo, maintindihan ka. Kalma. Kaya nga, mahirap pa kay sama. Kalma-kalma lang muna tayo. Dito, buhay ano ka, prinsesa doon. Nako, sigurado. Paano naman yan niya kami, tita mo kakatutong mag-sarili? Ay, di lang, ipat na ulit siya dyan. Oo, nandiyan naman. Oo. At least, nandiyan lang, kikita ko. Nakapis nga siyang balik-balik. Tsaka maganda yun, nandito sila para matutulungan mo rin si, mm-hmm, ano, mag-alaga. Sa paglalaba, pag-aalaga. Kasi doon, makakahiya. Sabi ko nga, kung ayaw niyang babalik-balik, sabi ko, sa isang linggo, isang bisis. Ano, pwede naman yun. Ay, ang nirarason, ang gasolina daw, mahal. Hindi man ako nagsabing balik-balik. Ang dami niya naman. Ang daming ang rason. Gusto lang makatabi yun, Ate Shane. Sabi mo. Yan po mga kalingap, may bibigay si Sikmaya. Bigay mo ng ano. Hala, nagising na. Hala, nagising na. Hala. Nakita ko na mukha niya. Nagdagan mo na, Ate Shane. Ay, si Sampogi naman. Sinong kamukha nito, Ate Shane? Para may sabaw. Ikaw ang kamukha. Ay, ang ganda na yung pogi. Oh. Baka masuutan ng ano, ng ang tulo. Ang pogi naman. Nasisilaw. Pabo niyo. Ate Shane, tama na yan ha. Siya lang. After 10 years, saka mo dagdagan.
Hmm, cute na ngiti, oh, nangiti, oh. Masabi ko sa iyo, kwentuhan mo ng mga fairy tales, na mga nakakagad, oh. Napaaga pa sa 17 mo, oh. Hello, hello. Hello. Magpa-check up lang. Hello. Hello. Ito, magpa-check up lang. Nag-iinat. Ha? Hmm. Dede-dua ka na naman. Dede-dede na naman. Hmm. Tingnan mo. Hmm. Ang nangiti siya. Ate Shane, muna na kami. Dinaanan lang namin ikaw para malaman natin kung nanganak ka na. Hindi kami handa. Doon kasi kami galing sa kabila, tinignan ka lang namin. Sa ano ba lugar yun? Tero na pinanggalingan natin? San Pascual. I-vlog din ako doon na ano. Sa Tero, dami pa bahay doon. Dinaanan lang namin siya. Kaya ano, hindi namin alam. Pakubo siya doon. Bye na Ate Shane. Bye sa baby mo. Anong pangalan ng baby mo? Shan. Shan? Oo. Aba? Shan Alteos? Ang pangiti. Shan Alteos? Alpeos. Alpeos? Aba, aba. Muso ko. Diba ate? Ganun ba? Ganun mo para. Dapat isang letra lang. S. Bye na. Yan pala yun eh. Yung maganda ng ayos. Siya ba yun? Alis na kami. Salamat. Salamat sa pag-alaw. Hoy, Ate Shane. Mag-ulam ka ng ano. May sabaw. Babay na doon. Babay na. Babay sa pag-alaw. Salamat. Ayan na po. Nadalaw na po natin si Ate Shane. Yung babaeng maganda na nandito sa Tuwaka. Nanganak na po siya. Tay! Salamat. Kawawa ba yung ano, pinapaasa niya na pababahayan? Tapos hindi na niya babalikan. Ulan, no? Nasa taas lang. Mayroon kumaba.